Magandang araw sa inyo lahat. Ito po muli si Sir Jello. Yung video kong ito ay continuation ng yung part 1. Part 1 na video ko. Yung how to install panel board and circuit breaker. So bago tayo mag-start, alamin muna natin kung anong line ang meron tayo sa ating lugar. So sa aming area, ang line namin dito ay line sa ground. So doon sa aking video na nauna, na-explain ko yung line to ground. Yung line 1 at saka line 2. So yung line 1 natin ang hot wire or live wire. At line 2 naman yung neutral or ground. So, sa aming area, ito yung available na line. So, makikita nyo rito sa aking blackboard na meron akong diagram. So, itong diagram ko ay pictorial diagram. Kasi almost nung laman ng diagram ay detail. So, meron tayong types of diagram. So, number one is schematic diagram. Number two is pictorial diagram. Number three, line diagram. And number four, actual connection diagram. So, ang ginamit ko rito para sa blackboard ko ay pictorial diagram. So, makikita nyo na visible yung ating meter, yung ating panel board. So, pag schematic yan, iba ang makikita nyong drawing, symbols. Symbols ang nakalagay. So, okay. Sa diagram na to, meron tayong meter, meron tayong panel board, meron tayong switch, so, splice box, junction box, at saka load. Okay. Meron tayong receptacle, meron tayong light bulb. So, first, didiscuss ko yung taas, height ng mga electrical devices ayon sa ating Philippine electrical code. So, sa meter, ang taas niya mula sa floor o sa baba ay meron siyang taas na 160 cm. So, yung meter base natin, o meter, halos eye level siya. So, required yan ng ating power provider na 160 cm yung taas dapat ng ating meter. So, next is ang ating safety device. Panel board. So, itong panel board, hindi pa siya yung safety device. Siya yung base. Siya yung paglalagyan ng ating mga safety device. So, ang taas niya mula sa ating floor, at doon din sa una kong video, binanggit ko na yung taas niya. So, babanggitin ko pa rin, siya ay merong 135 cm mula sa floor. Okay, mula sa floor ng ating bahay. So, next is switch. Okay, single pull lang yung switch na nakalagay. So, ang taas niya mula sa floor ay meron siyang 50 inches or 48 inches. So, yung junction box naman natin, wala nang required to dahil mostly, nasa ceiling ito, sa ating kisame, at saka yung ilaw natin, so, nasa ceiling din yan. Sa ating ilaw, pag meron kayong electrical floor plan na mula sa electrical engineer,
kung may electrical floor plan yung inyong bahay, yung ilaw, merong... Ano yan? Merong computation kung ilang watts ang dapat natin ilagay sa ating ilaw. Yan ay nakalagay doon sa electrical floor plan na ginawa ng engineer, electrical engineer. Dahil kinocompute nila yung illumination ng ilaw. So, sa illumination ng ilaw o liwanag ng ilaw, meron siyang computation yan. Yan ay nilalagay na ng electrical engineer doon sa kanyang electrical floor plan kung ilang watts ang ilaw na dapat ilagay sa isang kwarto o sa isang area. So, magsimula na tayong mag-connect. So, ang gagamitin kong connection ay parallel connection. So, meron tayong two kind of connection. One is parallel connection and the second one is the series connection. So, ang gagamitin natin dito sa diagram na to ay parallel connection. Okay? Okay. Dahil line to ground tayo, so, dalawa ang line natin, isang hot wire at isang neutral or ground wire. So, from the meter, maglilinya tayo mula sa galing sa metro papunta sa ating panel board. So, yan, hot wire natin. Okay. At line natin, line 1. So, dadalhin natin siya sa ating panel board. So, connect natin sa ating main breaker. Ayan. Yung ating breaker, dahil small family dwelling house lang naman, single family dwelling house, so mostly, ang main breaker niyan ay 30 amperes. So, pag may electrical floor plan, nilalagay ng electrical engineer kung ilang amperes ang iyong gagamiting circuit breaker sa main. Kasi meron ding computation yan sa square meter ng bahay kung ilang amperes ang kailangan. O kaya naman sa load ng bahay. Kinocompute yung load ng bahay saka nilalagyan ng main breaker. So, naikabit na natin yung ating hot wire. Yan, hot wire. Yan yung ating line 1. Dahil tayo ay line to ground, so ang ating hot wire ay kailangang dumaan sa safety device, sa circuit breaker. So, yung ating namang ground, yung ating isang linya, line 2, nag-coconnect din natin siya. Yung ating line 2, so, lagay na natin yung line 2. Pasok sa panel board kasi magkasama sila. Kaya lang ito ay dire-diretso. Yan yung ating line to neutral. So, kasi nga, line to ground tayo. Kung line to line naman, parehas hot wire, 110, 110. So,
yung ating line to ground, hindi siya dapat dumaan sa ating mga safety device. Kasi sinasabi doon sa Philippine Electrical Code, ground wire should not be interrupted. So, hindi siya kailangan dumaan sa ating mga safety device. So, yun ang sinasabi doon sa Philippine Electrical Code. So, dito sa ating circuit breaker, andyan yung ating hot wire. So, sa circuit breaker, ang dumaan lang ay yung ating hot wire. So, yung ating ground, pumasok sa panel board pero bumaba, papunta sa load. Ito, papunta na ito sa load. Ngayon, maglalagay na tayo ng circuit breaker papunta sa ating load. So, ang ating main ay yung ating main breaker. 30 amperes. So, sa ilaw, pag ilaw ang yung load, yan ay 15 amperes ang required natin. So, lagyan natin ng 15 amperes. So, ayan, circuit breaker natin, siya ay 15 amperes. Yan yung para sa ilaw. So, meron ding watts ang ating 15 amperes. Kung ilang load, kung ilang ilaw, lamang, kinocompute din yung kanyang watts na kailangan, kung ilang ilaw, ilang load ng ilaw, ang kailangan lang sa isang circuit breaker. So, ngayon, yung ating hot wire, una nating ikakabit. So, ayan. So, yung ating hot wire papunta ng ating junction box. So, kaya tayo gumamit ng junction box kasi mag-i-splice tayo dito eh. Sa area na ito, ito yung lugar na mag-determinate ng ating mga linya. Determinate natin, kukunet natin yung switch. So, kaya tayo gumamit ng junction box. Sinasabi doon sa PEC, sa ating Philippine Electrical Code, na every splices or dugtong ng mga wire ay kailangan nasa loob ng box. So, maaaring gumamit tayo ng square box, junction box, or full box. So, mula dito sa line na to, papunta ng junction box, i-connect natin yung ating switch. So, pag meron tayo nakita sa diagram na dot, ang ibig sabihin niyan ay connected. So, connected yung line. Connected yung line natin. Then, kinabit natin sa switch. So, ayan yung switch natin. So, single pull lang yung ginamit kong switch. Ngayon, yung return ng switch, babalik ulit sa junction box. So, magkukunik ulit tayo. At i-connect na natin yung ating load. Ayan. So, may connection. Termination. So, yung atang gawa kabulang na ang return ng switch ay connected na. So, kailangan natin ng opposite line. So, yung line 2 natin na ground, i-connect natin sa load directly. So, ito yung kanyang neutral. So, dadaan ulit ng junction box. Connect natin. So, yung load natin, i-connect natin sa neutral. So, yan yung parallel connection. So, from meter base to circuit breaker, yung hot wire natin,
kumonek sa 30 amperes na circuit breaker, tapos mula sa 30 amperes, nakakonect yung 15 amperes na breaker. So, from 15 amperes, papunta sa ating switch. Ayan. Ngayon, yung return na switch, kumonect na sa ating load. So, yung ground naman natin, mula sa meter base, ayan, dire-diretso siya sa baba. Hindi siya na nagkaroon na connection dito sa circuit breaker. So, ayan, dumiretso siya sa ating load. So, ating connection nga ay parallel connection. So, yung ating breaker, lalagyan na, yung ating panel board, lalagyan natin ng ground. So, lalagyan natin ng ground. Bakit natin lalagyan ng ground? Karoon man ng leakage dito sa panel board, magkaroon man ng nabalata ng wire o na dumikit yung nabalata ng wire o yung wire natin sumayit na. So, lahat ng excess na kuryente na nandito sa ating panel board ay itatapon niya sa ating ground. So, maiiwasan natin makuryente tayo o ma-distract. Pag nag-shut off, shut down, o on tayo sa panel board. Pag nahawakan natin yung body, so, siya yung itatapon niya na yung excess na kuryente. So, ayan. Yan ang gagawin natin. Ang gagawin natin na susundan natin pag i-install sa actual actual installation ng ating panel board at saka ng kanyang load. So, nabanggit ko nga na ang ating panel board ay may sinusunod tayo o may ina-apply tayong mga principles. Yung taas niya, pinakita ko kanina, taas ng panel board, taas ng meter, at taas ng switches. So, yung ating namang junction box, yun naman yung nasa ceiling, so hindi na masyadong, ano lang. Kailangan lang, lahat ng ating splices ay nasa loob ng box. So, meron tayong square box, tool box, junction box, utility box, or ano pang box na ginagamit sa electrical. Ito na. So, kung meron kayong hindi naunawaan or medyo kulang yung aking explanation, i-comment nyo lang sa baba. At kung hindi naman pa kayo nakasubscribe, i-hit nyo na rin yung subscribe button. At pa-ring na rin yung notification bell para updated kayo sa iba ko pang video. So, maraming salamat. Shoutout nga pala kay Teacher Angler TV, yung aking fishing buddy. So, Master, fishing ulit tayo susunod. Okay. Maraming salamat po.